Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. May nagpatiwakal, farmer ng sibuyas. Kaya kung magpapatiwakal ka, Kuting, bayad sa kasalanan mo yan. Ito daw kasing si Kuting Lawlaw, pag sinugod raw siya ng taong bayan at naulit daw yung nangyari sa pamilya nila na nag-cause ng trauma sa kanya, magugurgur daw siya ng kanyang sarili. Yung trauma nila nagbabalik, eh ba't ka bumalik sa kamangyang Kuting? Yan ang tanong, hindi mo naman alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Ang gulo-gulo na daw dyan sa kamangyang na punong-puno ng ahas. Lagi daw nagtatalo yung magjuwawawa. Kumakalat na nga ngayon ang balita kapag nangyari daw uli ang pagpapalayas kay Marcos Jr. katulad na nangyari sa kanyang ama ay magpapatiwakal daw si BBM. Ayon nga sa mga komento, ay kung mangyari man iyan ay kabayaran lang yan sa mga pinagagawa nyo. At kung bumalik man ang trauma sa'yo BBM ay deserve mo yan dahil sa mga pinagagawa mong kalukuhan sa Pilipinas. At ramdam mo na rin ang pagkamuhi sa'yo ng taong bayan ngayon. Ang sabi ng kausap namin, kinontak siya ng puting ahas. Ang gulo-gulo na daw dyan sa kamangyang na punong-puno ng ahas. Lagi daw nagtatalo yung magjuwawawa. Either magbungangaan sila or what. Pero iba ang nai-imagine ko eh. Okay? Ito kasing si, ano daw, si Kuting Lawlaw ay, bakit Kuting Lawlaw? Bahala kayo siya. Ito daw kasing si Kuting Lawlaw, pag sinugod raw siya ng taong bayan at naulit daw yung nangyari sa pamilya nila na nag-cause ng trauma sa kanya, magugurgur daw siya ng kanyang sarili. Naririnig daw ito sa kamangyang. Yun daw ang sinasabi ni Coaching. Magugurgur daw siya ng kanyang sarili. Ready na ba ang iyong pangbangbang na itututok sa sentido, Coaching? Ready na ba ang iyong pangbangbang na itututok sa iyong jungang-anga? Bang, bang, into the room. Bang, bang, all over you. Sabi nung kanta. Ready na ba? Ano gagawin mo? Mag-inom ka sang hilo? Mag-overdose ka sang pulburon? What? Ito kasi ang Kuting. Binudol mo kaming lahat. Lahat kami binudol mo. Kung sino, kung totoo man yung numbers mo, 31M, binudol mo yan. Right? Eh, ang dami nang tumatalikod ngayon. Pag pumupunta ka sa lugar kung saan-saan mag-iikot ka, meron pang kailangang magpa-cheer. May mga crowd cheerer si Kuting, kung ano man ang tawag dyan. No? May papapasok si Kuting sa venue, halimbawa sa isang basketballan or sa gym. May mauunang maglalakad na siguro mga politiko doon, local politicians, mga mayor, konsehal, kung sino man yan. Sasabihin nung, di ba na may video ng ganyan? Ay, sigaw kayo, palakpak, palakpak. May gumaganon pa. Para pag kinuna ng video si Coaching, pag pumapasok sa venue ng event, ang mga tao, super new lakpakers. Si VP Sara, pag dumadating sa mga venue ng mga kung anumang pagtitipon, nagkakagulo ang taong bayan. Hala pa picture, kay Kuting hindi ganyan. Ramdam niya na kaya siya niyakap ng mga Duterte supporters, ng majority ng bumoto sa kanila, kahit ang sabi ni Gadon ay nanalo lang daw si VP Sara dahil din kay Kuting. Gadon, na nangyari sa'yo, parang bumaliktad ang mundo, parang ikaw na yata ang naging B.O.B.O. Mga baba! Ramdam ni Kuting na hindi na siya gusto ng taong bayan. Kung hindi pa sila pumunta sa lugar at magpaayuda, bibisara, walang bit-bit na ayuda, nagkakagulo ang mga tao, dinudumog ng mga tao, hindi lang dahil sa ganda, kundi na-appreciate nila yung nagagawa ng Vice President. Ang sipag-sipag pala. Partida kung ano-ano lang hinawakan, di ba? May opisina siya as Vice President na namumudbud ng kung ano mga tulong sa, di ba, sa kung sino-sino. DepEd Secretary pa. Co-vice chairman pa ng NTFL kakang ating vice president. So despite that, nahahati ng ating pangalawang pangulo ang katawan niya, di ba? Sa napakaraming responsibility, lalo ngayon, nag-quit as
DepEd, ang sama ng loob ng mga taga-DepEd. Kasi gusto nila ang leadership ni VP Sara ang daling ma-approve kung ano man ang gusto nilang i-request sa DepEd Secretary. Na inuupuan at, di ba, dinededma lang nung matandang DepEd Secretary noon. Oh, kasi nga matanda, mahirap kausapin, matigas ang ulo rin. Di ba? Mahirap turuan ng bagong tricks ang mga matatandang aso. Aso talaga. Gets nyo naman. So, despite that, di ba, ayan nga kaya nga ginugurgur yung budget ni VP Sara eh, para hindi siya makatulong sa kung sino-sino, lalo ngayon hindi na siya busy sa DepEd, wala na sa kanyang DepEd. Ang problema lang, baka makapag-recruit, baka lumakas yung recruitment ng NPA. Mga estudyante ang tinatarget ng NPA. Oh, kung hindi kasing bangis ni VP Sara ang pumalit, dahil balik tayo sa dati, ang dami na namang mga estudyante ang marirecruit ng mga makakaliwa. So, di ba? Na pa, sa pag-iikot ni VP Sara, pinagkakaguluhan si Kuting, kailangan ba, ay, palakpak kayo, palakpak kayo. Diyos ko po, pinipilit, bibigyan na nga kayo ng ayuda, hindi pa kayo papalakpak. Ramdam ni Kuting, hindi na siya gusto ng taong bayan. Eh, anti-social yan. Hindi yan marunong makipagkapwa, anak pa ng anak mayaman pa. Ilit. Hindi yan marunong makipagkap. Diyos ko mga atin, ako na nagsasabi sa iyo, meet and greet pa lang, nahalata ko na yun. Di ba sabi ko sa inyo, hinaplos ko ang braso niya noong December 2022. 6 months pa lang siya nakaupo. Na parang santong sinasamba ko nung haplosin ko ang braso. Parang nanliit ako sa sarili ko. Ano ba ito? Parang ang turing ko dito ay ano? Porque presidente ng Pilipinas. Parang turing ko santo, no? Or Mama Mary, or Anito, na kailangan haplosin ko para ako'y mabless ang buhay. Di ba? Parang hindi naman niya deserve ang aking admiration. Hindi ka talaga niya deserve. Iwas na iwas yan sa mga tao. Aloof yan. Ilag na ilag yan. Parang, di ba, bawal mong picture. Talagang ganun. Tapos yung mga, ano na, sikat na nasita yung mga PSG. Sabi nang walang selfie-selfie. May magpipicture, walang selfie. Ganun. Bawal mag-selfie. Oh. Saway ng saway. Parang sabi ni Kuting sa mga lumalapit, may magpapa-autograph, may magsi-selfie, may magpipicture, may makikipagkamay o kahit fist bump. Sabi, parang, maano nangingilag si Kuting. May trauma yan. Ang kanilang akala, gurgur na sila noon sa palasyo, gugurgurin sila. Bakit? Napanood niyo ba yung movie na ano, ginawa ng kapatid ni Kuting? Yung trauma nila nagbabalik. Eh, ba't ka bumalik sa kamangyang Kuting? Yan ang tanong. Hindi mo naman alam mo sa sarili mo. Na hindi mo kaya. Pero feeling mo, rockstar ka. Hindi ka naman kasing talino ng tatay mo. Hindi naman hindi ka kasing galing. Kitang-kita. Bangag ka nga. Kasi ang sabi nga nung nakausap kong driver, na dating gumagamit din ng kokaina, pag nakatira ka niyan, feeling mo, rockstar ka. Feeling mo superstar ka. Feeling mo ikaw yung the best. Pinakagwapo. Pinaka-confident. Pinakamayaman. Pinaka-popular. Yan daw ang effect ng kokaina. Ang feeling mo daw ikaw ang pinaka. You are the greatest. Kaya yung ibang nagkokaina tumatalon. Baka gawin ni Kuting yan. Huwag kang tumalon sa kamangyang. Bababa lang. Dalawang palapag lang yata ang kamangyang. Kahit tumalon ka sa ilog Pasig, hindi ka matetegi bumbong Kuting. Pwede kang malaso ng pollution ng ilog Pasig diyan sa likod ng kamangyang. Okay. Pwede kang hindi ka matetegi. Punta ka ng BGC, doon ka tumalon. Charot lang. Charot lang, oy. Hanap ka ng building na matatayog, doon ka tumalon. Kasi ang feeling daw ng mga nagkukokaina, sila si Superman, sila si Superwoman, Supergirl. Kaya nilang lumipad. Naniniwala sila, I believe I can fly, I can reach the heaven above the sky, I can be your true friend. Sabi ng kanta. And also, nakakasira naman talaga ng isip yung mga prohibited substances. So, meron siyang mga ganyan. Meron siyang gurgur tendencies. Matinding kahihiyan din pati. Galit na ang taong bayan sa iyo, Kuting. Hindi pwede ang ganitong pamumuno mo. Na kamkam kayo ng kamkam, wala ka nakikitang, wala nakikitang proyekto sa iyo. 'Di ba? Nagmamadali ka nga sa sona mo, maubos mo lang yung pagkahaba-habang speech na pinrepair sa iyo. Puro fake news naman. Nabuking ka sa flood
flood control projects, di abang mo, 5,000 flood control projects, 1 billion a day ang budget. Hindi makita kung saan yung flood control projects mo. Tinamaan lang ang isa ng barko, bumaha na ang Maynila at mga neighboring places ng NCR. Ano nangyari sa flood control mo? Oh. So booking ka, hindi ka na gusto ng taong bayan. Wala kami nakikitang tangible projects mo. Tapos ang dami nakikidnap, balik ang krimen. Bumabaha ang Tiabo, mura na ulit ang Tiabo. Hindi ito ang nakita namin kay PRRD. Hindi ganitong governance or whatever ang ipinalasap sa amin ni PRRD, at alam mo yan. So anong ginagawa siguro sa iyo ni Palaka na yan para hindi ka mag-attempt na gurgurin ang sarili mo? Nagkaka-phobia ka, nagkaka-paranoia ka na eh. Oh, anytime sugurin ka, wala ka kasing ginagawang tama, naiimbyerno na ang taong bayan sa iyo. Anong ginagawa ni Palaka? Baka ang ginagawa ni Palaka, pinagkikeme ka. Oh, dali, singhot ka muna ng Berry Light. Oh, amuyin mo muna itong Goldilocks pulburon. Feeling rockstar ka na naman. Eh, pag nawala yung talab, ano, tira ulit. Eh, di dudugo ilong mo yun, nagagasgas ng powder or whatever. Oh. Yan daw, hindi ko alam kung ang sinabi ni Kuting, according sa Puting Ahas, ay maggugurguro siya ng sarili bilang pananakot kay Palaka. Kasi according pa rin dun sa Puting Ahas na kausap nung kausap namin, ang nagpapatakbo daw kasi talaga ng Pilipinas ngayon ay si Palaka at yung pinsan ni Kuting. So siguro may mga gusto rin gawin si Kuting, may mga kaibigan din siyang dapat kasama niya, nagkandaligwak dahil ang nasusunod na yun, si Palaka at saka si Tamba. Diba? So ang gulo-gulo na, right? Grabe ang corruption, kung ano-ano pa nabubuking na ang kanilang mga pinagagawa. Iyan yung kanilang duran-duran nabuking. Tuwing may mga secret na lakad, nabubuking pa rin. O, aattend ng kasal, nabubuking. Diba? Si Kuting hindi lumalabas pag may mga importanteng itatanong sa kanya. Hindi nakikiramay sa mga nagkakandamatay or what. May nagpatiwakal. Farmer ng sibuyas. Kaya kung magpapatiwakal ka, Kuting, bayad sa kasalanan mo yan. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, nananawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising, gising! Bayan, kung gumising ka, nasadlak tayo sa kumunoy, sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mamalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronic mo. Kapal na mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito kawars, at hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang Palaka na gahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin, Malacanang, nili sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan, ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslos sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat? Thank you.